Happy Saturday mga Trabahanters! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pero ang tanong ng bayan, sino nga ba siya? Eto na po, kilalanin nating lahat. Eto na nga mga Trabahunters, kasama na po natin dito sa ating programa si Ms. Christy Bohol, HR Manager ng JLA Movers Intertransport Incorporated. Hi, Ms. Christy! Magandang hapon po sa inyo. Hello po. Kamusta ka naman, Ms. Christy? How is your Saturday? Okay lang po. Medyo kinakabahan kasi first time lang po na sumalang kami sa ganitong ano. Ibigyan mo naman kami ng konting background. Tungkol ba saan itong JLA Movers Intertransport Incorporated? JLA Movers Intertransport, kami po ay logistics or trucking company na located po dito sa Pasig City. So we are, kami po ay 24 years in business na. So meron po kaming employees, siguro nasa more or less 400 employees po. Combination na po ng driver, helper, at saka po ng office staff. Logistics. Nakikater, ang kinikater po namin, direct client po kami ng mga foods and manufacturing business po. Okay. So more on delivery and logistics ang ginagawa ninyo. Tama ba? Yes. Yes po. And 24 years na sila sa industriya. At ngayon nga po, mga Trabahunters, naghahanap po sila ng iba't ibang mga positions na available para po sa inyo. So makinig tayong mabuti dito kay Ms. Christy Bohol dahil idedetalye po niya sa atin kung ano-ano nga ba ang mga job openings na makikita sa trabahanap.com under JLA Intertransport Incorporated. So kailangan po namin ng 10 to 15 drivers with license restriction of 8. So yung po mga trailer drivers. And then po 10-wheeler drivers po, forward, 6-wheeler, 4-wheeler, and L300 po. So kailangan din namin ng helpers. So helpers po, total of 20 helpers po. So 10 drivers tapos 20 na mga helpers ang kailangan po ng JLA. Ma'am, ito pag-usapan naman po natin yung mga requirements na kailangan po para po sa inyong driver job openings. Yung nabanggit ko po kasi kanina na total of 10 drivers with license restriction of 8, yun po yung mga trailer drivers po na ang kailangan namin is 10 applicants po yon. And then po, meron din po kaming license restriction of 3, 2, and 1. For total po noon is 15. So total po ng kailangan namin drivers overall is 25. Pero ma'am, kailangan din ba ng TESDA accreditation itong job openings po ninyo para sa mga drivers? Yes ma'am. Kasi po sa ngayon hindi naman sila makakakuha din ng lalo na yung mga trailer drivers po na yung 8 po ang license. Hindi naman sila makakakuha ng walang TESDA certification, let's say yung NC3 and NC2 na makukuha lang nila sa mga accredited TESDA driving centers po. So bago sila makakuha o bago sila makarenew ng license, kailangan po nila yun. So okay, yung mga so, ano po namin, mga requirements po namin, so yung mga NBI clearance, police, barangay, and then po birth certificate, X-ray drug test, rapid test po kailangan natin kasi sa alam niyo naman po sa panahon ngayon. And then po yung mga benefits nila, yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So kailangan po namin yun. Okay. So bali 25 drivers ang hinahanap. Yes, total of 25 and with total of 20 helpers po. Uy, marami-rami ha. So, sa helpers po kasi, same lang din naman ang mga requirements po. So, okay. Ang ano lang po natin ngayon, yung challenge lang po kasi natin sa hiring din po, tsaka sa mga mag-a-apply, kailangan po talaga na meron din silang idea or experience pagdating sa trucking business o sa trucking, lalo sa delivery. Kasi yan po talaga ay medyo
malaking responsibilidad, lalo na po at ang kanilang lalo po at ang kanilang iingatan is yung mismong pangarga ng aming kliyente. Mm-mm. Siyempre sila yung may responsibilidad na ihatid Opo. Yung mga produkto ng kliyente nyo sa iba't ibang lugar. Yes, pero napag-uusapan na natin yung paghahatid at delivery. Saan ba yung karaniwang biyahe ng mga drivers ninyo? Di ba kayo po ay based sa Pasig City? Pero saan ba yes, nakakarating po. Itong mga drivers ninyo? Apo, bali po head office namin dito is Pasig, pero ang deployment po is Cabuyao area. Cabuyao to, let's say, Cabuyao po to Batido, Cabuyao to Paco, Manila, and then may Valenzuela po, may Cagayan, may Tarlac, may Cavite. Eh, paano naman kunyari outside of Metro Manila, di ba? Sa mga karatig probinsya, magdi-deliver itong mga drivers ninyo. Provided ninyo ang travel pass? Yes po. Wala naman pong problema sa amin sa travel pass. Kailangan. Kami po nagpo-provide noon. Ma'am, napag-usapan na natin yung driver position ninyo. Eh, yung sa helper naman po, ano po ba yung karaniwang trabaho ng helper? Sa JLA po, ano po ang ginagawa ng mga helpers? So helpers po, sila po yung nag-aasikaso ng dokumento. Kasi po lahat po ng mga deliver namin o ikinakarga sa truck, may mga documents po iyon. So yung tinatawag ng mga delivery receipt po. So yung delivery receipt po na yun, dapat babangga po iyon or tutugma doon sa total items o total quantity ng items na ikinakarga sa truck namin. So dapat po walang damages. Walang kulang kasi po kapag merong ganung, let's say pagdating sa customer is nagka-problema, yun po yung kailangan naming gawan pa rin ng paraan para, syempre pag tracking po kasi more on kapag let's say na-damage, nawala, so magiging responsibility po yun ni driver at ni helper. Oo. So kailangan po nilang ingatan lahat ng dokumento at saka yung pong pangarga. Kasi ang tracking po kasi is sinasabi nila last touch policy. So ibig sabihin, kinuha ni tracker o ni driver helper ang mga produkto sa kliyente, then nireceive po nila in good condition. So once na pa napapirmahan po nila yon in good condition tsaka walang kulang, pagdating sa customer may problema, yun po yung medyo malaking challenge din sa driver at sa helper. So kailangan marunong kayong mag-inventory kung helper, di ba? Kasi kailangan yung po mga marunong magbilang talaga ako. Tsaka sinasabi naman po namin upon deployment na, tsaka kami naman po may orientation. So once po naman nakapasa sa exam, may exam din po pala kami. So wow! May exam po. Yes. Lalo po sa drivers po kasi alam naman po natin. Drivers po kasi is malaki ang responsibilidad kasi truck po kasi yung dinadala niya eh. So once na ibinigay namin sa kanyang unit, so kailangan niya talaga po ingatan iyon. Pag po nakapasa na sila sa exam, and then po meron mga screening din po, may background checking kami na ginagawa para sa screening ng mga tao, both drivers and helpers. And po, may orientation po. Doon po namin sinasabi talaga na ang driver at helper is kailangan talaga. Dapat teamwork. Meron silang, dapat lagi silang magkasundo kung may problema, papag-uusapan. Kasi sila po talaga yung magkasama. Ang helper naman po, eh syempre dapat, yun lang po, physically fit din. And then po, yun, meron na po talaga siyang magbilang. Kaya hindi naman po kami naghahanap ng graduate ka ng ganitong two-year course. At least po high school graduate at marunong po talagang sumulat at saka magbilang. Kasi sila po kasi yung nagre-represent sa amin sa kliyente. So once na hindi po nila maintindihan, alam po nila kung paano mag-desisyonan. Alright. Ma'am, matanong ko lang, meron ba kayong age limit sa driver tsaka helper position na hinahanap po ninyo? Ang age limit po namin sa drivers is hanggang 55 years old po. Ang helpers po is 40, hanggang 40 years old. Okay. Ma'am, paano ba ang inyong hiring process? Kumbaga, nag-send na ako ng aplikasyon through trabahanap.com under JLA. Ano na pong yung mga susunod na mangyayari? Kapag po nag-post na sila or nalaman na po namin yung mga at kami na lang po yung kami po yung mag-interview po at saka po magpapa-exam sa kanila. So both drivers and helpers po may exam parehas. So ibig sabihin, kapag nag-apply po kayo through trabahanap.com at pumasa kayo sa qualifications ng JLA, kukontakin po nila kayo, papupuntahin kayo sa opisina para po sa inyong exam. Tama po? Yes po. Yes, ma'am. Okay.
After the exam, interview, at syempre may training pa ng mga kasunod yan. So yan ang mga hiring process, kumbaga, ng JLA. Christy, bago kita pakawalan. Thank you po, Ms. Salad Karen. Oo, taga HR ka. Maraming nakatutok sa atin ngayon na mag-a-apply ng trabaho. Meron ka bang mga pangmalakasang tips dyan para sa ating mga trabahunters? Sa ang drivers naman po kasi is more on defensive driving naman po yung kanilang i-exam sa kanila. So more or less na sa test da na din yun. So hindi na siguro sila mahihirapan na mag-exam sa amin. Okay, so parang ang pinaka-tip na nais mong ibigay sa ating mga trabahunters, kung pumasa na kayo sa TESDA, knowledgeable kayo dito sa mga posisyong ito, mas magandang may background kayo o alam nyo kung ano yung pinapasok. May background na po sila. Apa. Oo, para mas madali ang inyong application at hindi kayo mahirapan kapag natanggap na po kayo ng JLA Movers Intertransport Incorporated. Ma'am, maraming salamat. Yes, Ms. Christy, thank you very much for being with us in this program at sana nga maraming mga trabahunters ang mag-apply sa inyo through trabahanap.com. Thank you po, Ms. Kala. Narito ang 5 easy steps para makalogin sa trabahanap.com. Step 1, pumunta sa www.trabahanap.com at mag-register for free. Step 2, gumawa ng account gamit ang iyong email address. Step 3, i-verify ang iyong account mula sa email na matatanggap. Step 4, kumpletuhin ang account profile. Step 5, simulan ng paghahanap ng trabaho ang mag-apply. O diba, ang simple lang, hindi na kailangan mag-walk-in. Log-in ka na lang. Tara, at click kayo rito sa trabahanap.com. Trabahanap.com. Mga trabahunters, ang dami na naman po nating napag-usapan ngayong hapon. So, mga trabahunters, I will see you again next week, March 20. Alright, so 7 days to go dahil nga next week yan. March 20, magkikita-kita tayo ulit at sabay-sabay pa rin tayong maghahanap ng trabaho. Ako pa rin po ang inyong trabahanap fairy godmother, ang babaeng mas fresh pa sa fresh lumpia. Khaled Karen saying happy Saturday and good luck, good health, and God bless to all of you. See you again next week. Nako, mag-apply na po kayo through trabahanap.com dahil dito po sa Trabahanap, log in na lang, wala nang walk-in. Alright, see you next week. Bye!